It's Nern TV! Hello mga katropa! Ayos ba tayo dyan? Ako, ayos lang ako dito sa San Diego, California. At eto, maulan ngayon dito sa San Diego. Ang balita namin ay may bagyo ngayon. Kapag ganitong ulan, lalo na sa gabi, ang sarap ng tulog ko. Kasi naririnig ko yung pagpatak ng ulan, doon ako nakakatulog. Makulimlim ang panahon, mga katropa. Wow, mga katropa. Mayo pa. Hira ako makakita ng ganitong kalakas na ulan. Oh, ay, nababasa na yung aking ano. Wow! Grabe, oh! Parang waterfalls yung bubong ko. Lakas! Grabe! Bihira to sa San Diego, mga katropa. Bihirang-bihira. Oh. Lakas. Kahit dito sa loob ng bahay, kitang-kita yung ano, lakas ng ulan. Wow, mga katropa, bagyo na nga, oh. Bagyo na yan. Lakas, oh. Lakas ng ano, oh. Bihira yan, ano? Bihira itong ganito dito sa lugar natin. Medyo mountainous kasi kami dito eh. Please like and subscribe. Oo. Ang Huawei mono sa lahuya na naman. Oo, yun. Oo. Nagkakaroon na ng paddle sa aking front yard. Oh. Daming tubig, oh. Naiipon. No way. So, habang umuulan, pag-usapan natin itong tungkol sa aking project na i-upgrade ang aking workstation. So far, na-accomplish ko na yung pag-upgrade from Windows 10 to Windows 11. At masaya naman ako kasi yung upgrade ko ay libre. Libre ang upgrade. Kung tutuusin, ang isang OEM na Windows 11 nagkakahalaga mga $160 ang isa. So, ang nangyari lang kasi ay nakareceive ako ng message, no, na nakasulat doon ang Windows ko raw o ang computer ko raw ay hindi compatible sa Windows 11 dahil daw doon sa TPM 2.0. So, ni-research ko kung ano yung TPM 2.0, and it turns out na sa mga computers na at least mga 5 years old or younger, meron na silang built-in na TPM 2.0 sa BIOS. So, ang gagawin lang talaga ay
pupunta lang ako sa BIOS settings at tapos ay i-enable ko yung security settings para ma-activate yung TPM 2.0. Okay, so nandito tayo ngayon sa harap ng computer ko. At tapos ang gagawin ko ay papasukin natin yung BIOS settings ng motherboard. Okay, so ang gagawin ko para maka-enter doon ay pipresin ko yung delete. Ito, delete. So ang gagawin ko lang ay i-turn on ko yung computer tapos yung ipepress ko lang na ipepress yung delete. Okay, so here we go. Okay, pinepress ko yung yung delete ngayon. Yun. So, naandito na ako sa BIOS settings ng MSI. Okay, so, ang kailangan kong gawin ngayon para maging compatible itong computer na to sa please Windows like 11, kailangan ko ngayong palitan yung settings. Okay, so, dito tayo sa settings. Okay, hahanapin natin ngayon yung security. Okay, ito, security, click. Okay, and then makikita ninyo dito, meron nakasulat, trusted computing. Okay, click on that. Ayun, tapos makikita ninyo, ito yung ito na yung settings niya ngayon. At makikita ninyo, nakasulat na ngayon dito, TPM 2.0 device found. Okay, security device support enable. So, basically, kasi nung una, naka-off or disabled siya, no? Ang ginawa ko ay in-enable ko lang siya. See, nung in-enable ko siya ngayon, pumunta uli ako sa Windows 10, no? Tapos, yun, na-update ko na siya to Windows 11. And the good thing about that nga, no? Libre. Eh, biro mo, kung bibili ako noon, $160 yata ang isang OEM, okay, na Windows 11. Eh, isabantalang ito, libre. So, yun lang ang ginawa ko. Binago ko lang yung settings. Okay, tapos escape. Escape. Quit without saving. Okay, pero kung meron kayong binago, no, kailangan mag no kayo dito, quit without saving. Okay, so sa akin pwede nang yes kasi naayos ko na siya. Okay, so yan. At kung tayo papasok. Okay, and para pakita ko sa inyo no, na Windows 11 na ako, punta lang tayo sa System Information. Okay, and ayan dito, makikita nyo na yan, na siya dito, nakasulat na oh. Microsoft Windows 11 Home. See, updated na siya. So, ayos! Okay, so eto na po yung upgrade ko sa aking magandang tawag dito, studio, music studio. Okay, so meron na akong dalawang layers dito ng plywood. Tapos inalis ko na yung dati kong keyboard. Pinalitan ko nitong dalawang MIDI controllers na to. Okay. Ngayon,
ginusto ko na ganitong setup kasi kapag ganitong setup, yung kanang kamay at yung kaliwang kamay eh pwedeng magpatugtog ng two different types of instruments. Halimbawa, synthesized lahat. Ano? Yung, halimbawa, ito eh gitara, tapos eh ito eh piano. O kaya eh ito eh piano, ito eh bass guitar. Ganun. So, yun ang dahilan ng setup na yan. Okay. And ito yung aking voice tweaker. Yung Roland S1. Yung aking podcast, ano to eh, pang podcast din to eh, na mixer. Maganda to, maraming functions. Itong Zoom L8, nakalimutan ko pangalan eh. Okay, so yan na po yung setup na bago ng aking music studio. At ito yung aking workstation. So, there you go. So, ito pong video na pinapanood ninyo ngayon, eh, ito po ang unang video edit na ginawa ko using this new workstation. So, maayos naman ang takbo, although meron kasing problema itong, ano na to, itong ginagamit kong program na to. Nagiging muffled yung ano ko, yung boses ko kapag ako ay nag re-record ng overdubbing. So mukhang hindi ko pa rin napifix yung problema na yon. Bala ko na gumamit ng ano, bagong video editing software. Para maiba naman yung style ko ng ano, paggawa ng mga videos. Meron ba kayong mai-re-recommenda na bagong na magandang klaseng video editing software? Please write your comments down below. For the last portion of this upgrade, eh, yung hinihintay ko na mga pyesa para sa ano, yung pagkakabit ng bagong SSD card, eh, dumating na. So, eto, ilalagay ko na ngayon yung mga pyesa na kailangan ko para maikabit ko na ng tama. Alright. So hanggang dito na lang po mga katropa. Please make your comments down below. And see you on the next video. Bye-bye! So ano pa ang hinihintay nyo? Click on the like button mga katropa at mag-subscribe na rin kayo para masuportahan ang aking channel. And lastly, don't forget to click on the notification bell. Thank you!